moral lesson. Oo. Mga pagkain pangkaluluwa sa araw na ito. Ang pangako, ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Okay, dali ha. Unahin natin muna sa Corinto. Ato. Alam mo, mayroon tayong mga tinatawag na gifts eh, no? Napag-aralan niyo na ba ito? Lahat tayo, no? May mga gifts. Lalo na yung, ano, yung talagang tumutupad, ano sa ating Panginoon, sumusunod. Nagkakaroon tayo ng mga gifts. Kaya yung, di ba, yung may healing, gift of healing, gift of tongue, yung mga kapagsalita na hindi natin naunawaan, no? Yung gift of wisdom, vision, yung talagang, ano, nakikita yung future, di ba? So, yun yung mga gift galing sa Espiritu Santo na pinangako sa atin. So, ito yun, ano? Sa Corinto, 1 Corinto, 12, hanggang, ano to, mula 12, 1 hanggang mahaba-haba ng konti, no? Okay. Namawala yung numero, eh. 11, okay. Hindi ka alam mo, hirap itong malabo ang mata, no? Okay. Okay, ito na po, no? Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Ito ay galing kay Pablo, eh, no? Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. Alam niyo yan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailan may di masasabi na sino mang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi nino man, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumakanyang Espiritu para sa kabubuti ng lahat. Sa isa'y pinagkaloob sa pamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, o yun yung mga ano, no, yung mga pastor, no? At sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. So hindi pala lahat nakakapunawa ng aral ng Diyos. Ang propeta. So hindi pala 'yon, no? Ang iisang espiritu rin 'yon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit sa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito ay namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Okay. So, ito ay sulat ni Pablo doon sa mga taga-Corinto. Susugan ko naman doon sa kwan, ano, para maunawaan natin na may pangako talaga tungkol sa Espiritu Santo ang Panginoon. Doon sa 1:14, 15 hanggang 17, ang sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ko at tutuparin niyo ang aking mga utos. Idadalangin ko sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu Santo, Espiritu ng katotohanan na hindi natanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. So, nung buhay pa ang Panginoon, sinabi niya yung pangako na yun. So, doon sa panahon yung nag-ano na si Pablo, no? Sinabi niya naman, ipinangaral niya
sa mga taga Corinto. So, sino gustong ano? Pangako na binigay ng Panginoon. Pag yung matatandaan natin na namatay si Cruz, si Kristo ng tatlong araw. At nung pangatlong araw, nabuhay siya muli. Ngayon, yung pangako na yon, yung banal na espiritu, naibigay niya doon sa 12 apostles. Actually, 11 pa nung panahon na yon. Naibigay niya yan. So, yun yung gift ng Panginoon. Ito, tanggapin niyo ang banal na espiritu. So, natanggap nila yon, nagkaroon na sila ng kaliwanagan. So, yung mga apostles na yon, yung mga disciples na yon, nag-multiply na yon eh. Kaya dyan sa Corinto, inano niya na yan, tinuro niya para mas maintindihan nila na merong magandang pangako ang Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sige, Ronnie. At yung pangako nga ngayon na mula sa Hudyo, doon natin makikita na ang Diyos ay di nagtatangi ng tao. Dahilan sa itong Corinto nga, kung ating aalamin, sila'y mga Hintil. Tama. Mga Gentiles. Mga hindi tuli. Hindi tuli. Ibig sabihin, pag sinabing Gentiles, non-Israelites. Outside tayo na, tayo Pilipino. Tayo yung Gentiles. Tayo. Kaya lang tuli tayo. Sinunod natin yung ritual eh. May meaning naman yung sinasabing tuli. Sinunod yung ritual. Hindi naman yung literal eh. Na sinasabi na yun ngayong nangyaring bakasyon. Ituloy mo doon sa kwat. So pinag-uusapan natin. Yun nga. Na ang pangakong ito, yung bawat tao kasi na pinagkakalooban ng Espiritu Santo, ayon sa kanyang pangangailangan. Halimbawa na lang, yung isang magulang ay mayroong anak na gustong mag-nursing. Subalit wala silang pinansya. Bakit? Ngayon, yung pag gusto niya maging nurse, para makatulong siya sa mga may sakit. Subalit, dahil lang nga sa kakulungan ng pinansyal, hindi nakatapos, pero nakakilala sa Panginoon at gustong maglingkod. Gusto nga maglingkod sa Panginoon, at hindi siya nakatapos, at gusto niya makatulong sa mga may sakit, ang pinagkaloob sa kanya, ang pagkakaloob sa kanya ng Panginoon, ay yung pagpapagaling. Isa na nga sa 9 gifts of the Holy Spirit. Actually, marami ang narinig na ganyan, ha? Namatay siya. Sandali lang, no? Tapos bumalik. Nagkaroon ng gift of healing. Marami, karaniwan gano'n, na-meet si San Pedro, yun ang mga story, di ba? Later on, nagiging... faith healer sila. Living testimony siya, nabigyan siya ng kapangyarihan. Yung mga karaniwan ng mga healer, gano'n. Pero yun nga pag nalala. Ikaw ang healer, may isa ko ba? Ibig sabihin bawat nilalang sa mundo, may kanya-kanyang... Wala bang exception dito? Dati, bulag o pipi? Hindi na. Wala na? Oo nga, yung bulag, meron din siyang... Makakakita? Makakita sa ano lang, di ba, sa... Isang example, yung bata na si Fatima Soriano. Maski bulag siya, no? Nakakausap siya si... Nakikita niya si Mama Mary. At didi-describe niya kung ano yung tsura niya. Kaya hindi lahat pari, kaya hindi lahat pangulo ng Pilipinas, no? Oo. Lahat tayo dito sa mundo, meron tayong gagawing role, mission, no? Ang ano ko lang sana, yung mga may mission ng masasama, kasi magnanakaw, sana... Wala mga gift yun. Gift pa ano yun? Mahirap yun kasi magpapahuli lang sila, di ba? Masama yun. Father, kung ikaw tatanungin ko, ano yung... Doon sa mga gifts na yun, ano yung gustong-gusto? Ano po pwedeng, ano yung gusto mo? Kung pamimiliin ka ng Espiritu Santo. Iisip ka na naman ng babae niyan eh. Hindi, siyempre, ano, marami yan eh, pito raw yan eh, pito eh. Siyam. Siyam, oh. Doon sa siyam na yun, ano yung... Ano yung... Kasi may iba, gusto nila raw, visionary sila. Pero nakakatakot daw yun dahil hindi mo pipiliin eh. Hindi lahat ng maganda makita mo, pati pangit. So kung hindi ka handa, patatakot ka. Biro mo ating gabi. May nakikita, naglalakad sa kwarto. Nakikita mo yun. Dahil open yung bukas saka yung... Isa sa pinakamagandang nabigyan ng gift, yung ating hinahanga si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Napakaganda ng kanyang mga testimony.
hindi mapapantayan ng sino man siguro mga naging boksingero sa panahon. Oo, lahat na. Natin yan. Pero lahat ng gift nasa kanya na. Halos nabigay sa kanya, oh. Pero yan na nga. Pero lang ganda lalaki. Lasa sa atin. Kaya fair din ang Panginoon, di ba? Hindi lahat binibigay eh. Di ba, Len? Maganda, okay naman yung bigote niya. O, Father, yung tanong ko. Tanaluma si Ikatoto, ha? Eh, sa akin, tama na yung ano, kahit na hindi ako Manny Pacquiao. Tama na yung pinagkaloob sa akin ni Lord. Napakyo ko rin yung magandang kapalaran ng mga anak ko. Eh. Bukod sa magandang lalaki na mayaman pa. At saka si classmate, gabay siya ng maraming mga batang ano, di ba? Kadalagahan, di ba? Hindi ako nagsabi, partner, ha? Gabay ka, di ba? Hindi, yun ang magandang binigay sa akin eh. Marami akong angel. Yan Baskis Angel. So, napaka ano mo, ayaw mo talaga mag ano ng gift na bigay niya. Ayaw mo yung ano, yung may third eye ka? Ayaw ko noon. Tama na yung gift of tongue na lang. Gift of tongue. Ah, gift of tongue. Masakit nga pang ako. Pasensya na ba kayo, napupunta sa kung saan, ha? Sabi naman ang Panginoon yan eh. Ayon sa pagnanasa ng iyong puso, kung alin yung gusto mo. Gift of tongue ang gusto mo. Pero yung gift na sinasabi ni pare, no? Ano yun eh, gift na biyaya ng Diyos sa kanya siguro nga. Labas mo nga pare. Paglilingkod. Ibinigay ng Diyos sa kanya yung magandang kapalaran para sa kanyang mga anak. Kitang-kita ho namin yung gift of tongue ni ano. Pasensya na po, pasensya na. Nagpapakita, liwanagin natin gift tang ito ngayon. Bibigyan ng gabay sa ating mga tagapakinig. Words, tang, yung bibig, di ba? So, isa yun. Hindi maintindihan ng salita. Sa kanya, sabi naman, no? Pero sinasabi later doon sa ano ni Pablo, na kung ikaw yung nagsasalita ng wika, at wala ay ka nakakaintindi, mabuti pa, ay mag-ano ka na lang, no? Tawag doon. Tumahimik ka na lang, at manghula ka na lang. No? Yun ang sabi niya, no? At least, manghula ka na lang, di ba? Kaya yung panghula, hindi ko ba, ano, kung ayan, sabi nila, masama rin yung papahula. No? Pero, kung galing sa espiritu, banal espiritu, hindi siguro masama yun. No? May mga ganong pinagkakaroon. Ginagabayan. Yun nga, may psychic power. Yun nga yung sinasabi ng Panginoon, yung mga hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Yung isa ron, yung mga manghuhula. Pero si bakit pinanguhula ni Pablo yung ano? Ibang klase yan. From God naman yan. Yung psychic power na tinatawag yun. Hindi yung ginagamit yung baraha. Hindi, iba yun. Kasi sa Bible, pag sinabing hula, ipagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, propesya. Hindi, yung ano pa nga pala, yung tanga pala na sinasabi dyan, yung gift of tongue. Although nasabihin man natin na hindi may paliwanag, pero malaking bagay sa isang tao na pinagkalooban ng gift of tongue, dahil sabi diyan, nagpapatibay sa sarili. Halimbawa, yung isang tao na babaero dati, mahina sa babae. Wag mong tumingin kayo. Pero pag binigyan siya ng speaking tongue, magpapatibay sa sarili, ay matibay na siya sa tukso. Kasi manifestation ng Holy Spirit kasi yun, yung gift of tongue. No? So, isipin mo, bigla ka nagsalita ng tongue, na ikaw mismo, hindi mo naunawaan. Pero karaniwan daw, tiyatanong yung may gift of tongue, naunawaan nila siya sabi, no? Tanging ang Diyos. Naintindihan nila. At yung pinagkalooban ng gift of tongue, ang nakakaunawaan, nasa sila'y nagsasilita sa misteryo. Natangin siya lamang at ang Diyos ang nakakaunawa. Yes, so. Yun ang ibig sabihin. Experience ko lang, ha? Nagpunta, meron akong pinupuntahan na faith healer do sa Candabo, Pampanga. Sinama ko yung tito ko na mayroong gift of tongue. Kasi sa couples, karaniwan yan eh. Yung nagtatang sila eh, no? Yun ang pinag-aaralan nila sa mga Pentecostal din, ano? So nung nagpunta kami ron, yung faith healer doon si Apo Kunsing, nagsalita yung tito ko ng ano, ng tang. Nagsalita rin si ano, si Apo Kunsing. So naka-video yun, eh. So napatungan kayo mga tao. Pumunta pa silang dalawa sabay. Sabay sila kumanta. Tatlong beses nangyari 'yon. Tatlong beses pumunta ron. Sabi ng ni Apo Kunsing, no? Espiritu, tapos ang ngiti. Tapos umpisa na naman sila kumanta. Kaya yung espiritu sa espiritu, nagkakakilalaan na sila. Kahit matagal hindi nagpunta rin dito, nakikilala siya.
Pero dito mo singer din. Ay, hindi. Ba't nagkakatugma yung pagkanta? Yun ang ano, yun ang ano ng Holy Spirit. Mystery. Mystery ng Holy Spirit. Hindi mo, ano eh. Doon mo makikita. Hindi mo ba sila naisama doon sa pinuntahan natin sa Ross Boulevard, Tasman? Ay, iba naman yun. Ano, mapapakanta sila nun. Video okay. KTV naman yun eh. O sige. So yun po, no? Dinahaluan lang po namin ng medyo kasaya. Pero ang bottom line po, sabi nga ni tawag dito, Boy Abunda, ay importante, naihatid namin siya yung mga salita ng Panginoon sa Biblia, lalo na yung hindi po nakakabasa, kahit paano, parang nagbasa na rin po kayo ng Biblia. Sana po hindi po kayo nangaligaw at medyo nasa side trip, yung aming mga diskusyon. Pero po, ang aming objective po ay malinis at alam po natin yung para sa Panginoon po. Purihin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Okay, ang oras ay alas 4:33. Okay.